Beauty glasses, it comes also with their imaging. Okay. From what I know, from the States, pa lang, he was taking classes. And then, sa G-Force, natawag siya for, ano, masipa. Natawag siya for private classes, one-on-one session. Masipa siya. Nakaka-alimian si Inigo. Pero, what I really appreciate about Inigo is talagang hinahanap niya yung sarili niya. Okay, any more questions? Bago magturo, Kat? Oh yes, yan nyo, yung number one ngayon, yung pinakalatest, yung kikip. Bakit daw hindi namin nilalagaan si Kip? Yan yung pinakalatest. Oh, syempre, we have to discuss it. Ano ba yung talaga yung facts? I gather all the facts first. And then, I identify naman namin eh, if it's just bashing it. So, we have a team to monitor that. We have a monitoring team. Kumikap. Yun nga yung tanong ni MJ Felipe. Sabi ko, baka si Piolo yan. Given the series, meron pa rin bang ano, single classes available? Yung yes, private classes? Yeah. One-on-one, no? G-Force Dance Center is for those open just want to classes try. All year round. All year round. Sa jam, pag-summer, we have a special program. You do the workshop, intensive training, and then you get to perform and dance with the G-Force. And then, at the end of the year, like the last quarter of the year, meron naman kami tinatawag na sempre. So we have two major programs every year. But G-Force Dance Center is open. All year round, we offer classes. They can download the app to check all the classes, the kinds of classes. We have a mobile app. No certificates. Teacher G, mahal ba ang G-Force? Mahal ba ang G-Force? Mahal ba? Malaki ba ang TF? Sobra. Malaki ba ang TF ng G-Force? Malaki ba ang TF ng G-Force? Yan ang chismis eh. Pag ganun ang chismis, then I question the value of G-Force. Pag ganun ang chismis, then I question the things that we can do. The things that we offer. So, sabi ko, pag ganyan, may problema sa atin. Pag kinu-question ang value. Sa mga students, may mga nag-enroll ba dahil they were inspired by si Nip? Yes, usually, yes. Ang pinaka-huling magandang kwento was, kaninong class yun, may napanood na klase, tapos nakita niya sa, it's my post. I have a 10 a.m. habit. I call it my teacher yourself 10 a.m. habit. So magbablock kami sa ASAP ng 6 a.m. hanggang 9:30 on stage. So pag 10 a.m. papasok na kami ng ano, ng dressing room. And G-Force, nagpe-prepare na, may makeup na. As a teacher, okay na, rest time na. So I made it productive. Okay, I'll do my 10 a.m. habit. So I will learn the choreography of the teachers, of the choreographers of G-Force. So aaralin ko, kasi for me, that's my way of immersing sa mga new breed of choreographers. And at the same time, I want to assess myself. May asik pa ba? Pagsasayaw yung teacher yourself. Kaya ba ang galawang millennial? Yan ang mga assessment na nangyayari. And I do that every Sunday. Well, ngayon hindi. Nagpaganda ako para sa inyo. Paganda ako. Nagpamakeup ako kay Jenna. So, So, 10 a.m. habit, sasayaw ako. And then I posted. So, when I posted it, nakita ni Andrea Brillantes. So, si Andrea, once nung nakita niya yung post ko na yun, mawag siya sa G-Force Dance Center. Sabi niya, gusto ko aralin yung ano, yung choreography niya. Ito itong dance as a teacher self. So, pinatawag si Teacher Jim kasi siya yung nag-choreograph nun. And then, nag-sessions ko rin ako niya. Okay. Yeah, and marami kaming estudyante na gusto matutunan, gusto ko maging kasigaling ni Maha. Gusto ko matutunan yung Maha na moves. Meron iba, gusto ko matutunan yung James Lee na moves. Yung Honda, yan. Ginagamit ng G-Force sa mga music nila. Sino bang dancing queen ngayon? Sino bang dancing queen ngayon? Ngayon meron kami na-launch sa ASA. Maha and Yasi segment. Pag nakita niyo silang dalawa, parehong magaling. Pero alam niyo, magkaiba.
Isa lang. Isa lang? Grabe ka, epic. kasi queen lang eh. Isa lang yung queen. Isa queen eh. Pero dalawang state. Ito yung queen itong state na to. Ito yung queen itong state na to. So, isa pa rin. Yeah. Ang safe pa nun. Ikaw na lang kasi may trono ka eh. Oo. Ako na lang. Hindi nakakatuwa kasi ang tagal ko na sa ASA. And the reason why I asked that, because we had the Diana Flores, the naging Charlene Gonzalez, now we had the Vina Morales also. So, sino yung now? Sino now? It's Tomaha. And then now, meron tayong, kumbaga, iniintroduce natin si Yasi. And it's nice to see. It's nice to see them together. Magkaiba. Diba? Sobrang si Morena na tayo pa lang. Hambang na. But you know, when Maha started, it's also different. Makita niyo talaga yung growth niya. Makita niyo yung growth niya. So let's give Yasi a chance. Diba? Princess Yasi. Princess Yasi. Ayan na ha. Ayan talaga. Yan ang hirawan natin. Ikaw lang gusto naman kasi ma. Oo. Mama talaga. And then tsaka alam niyo, ang maganda dyan, lahat ng gusto pumasok na magaling sumayo, gusto nila talaga makasama si Mama. Ah, talaga? Yeah. Sa lalaki, sino gusto mo? Sa lalaki, si Ken, pero hindi siya masyadong active ngayon kasi busy sa Magan. Sino next? Sino ba next? James Reed. But his style is different kasi reserved, di ba? Pero makikita mo yung details ng sayo. And we love it kasi nakikita mo yung choreography. Introduce, is there a signature G-Force move? Overall, packaging, style, outfit. Ano ba yung sabi ng humbam? Well, it's just my expression. Ah, okay. It's just like energy. But now it's, parang, it means a lot of, ang dami na niyang, definition. Yan, humbam.